Bawat individual ay may kanya-kanyang gusto, may kanya-kanyang concern, standard of living, kalakasan, kahinaan, o personal na interest. Each of you should look not only your own interest, also to the interest of others. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Philippians chapter 2, 4-5. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng Kristo Jesus. Pagka na-disappoint dahil sa na-late siya, kulang ang dinala niya o hindi tama ang ginawa niya, consider the other person's needs and concerns. Baka may iba siyang need na more compelling than ours, kaya hindi tayo sinipot. Or consider other people's difficulties. Baka hirap na hirap to meet the standard we want. Consider other people's limitation. Maging maunawain sa kalagayan, kakayahan, at katangian ng ating kapwa. Ang problema sa atin, we judge people according to our personal standard without respecting them and without giving consideration to their weakness and shortcomings, na parang tayo lagi ang tama, sila ay mali. Tayo lang ang magaling, sila hindi. Have to consider other people's interests as well. Gustong-gusto ko ng ganito, pero iba naman ang interest niya. Disappointed ako sa kanya dahil gustong-gusto kong manood ng action movie, samantalang gusto naman niya ay comedy. May karapatan din siyang manood ng comedy dahil may iba siyang interest. Mga magulang, gusto ninyong maging katulad ng bunso, si panganay. Kaya lagi na lamang ikinukumpara. Kaya tuloy, lumalabas na meron tayong favoritism sa ating pamilya. Kahit nga ang mga kambal ay may pagkakaiba, not equal, ganun ang buhay, hindi tayo nilikha ng Diyos na magkakapareho. Let's face it, disappointments with other people comes from our selfish disappoint tayo dahil sa ating pagiging makasarili. Like people to be our shadows. Gusto natin na pag gumalaw tayo, ay gagalaw sila. Pag tumigil tayo, ay titigil sila. Gusto nating gawin ang mga tao na tau-tauhan. Kung gusto mo ng pagka-asim-asim na mangga, dapat gusto rin niya yon. Maraming tao ang ganun. Pinipilit sa kung ano lamang ang gusto nila. Hayaan nating pumili ang ating kapwa ng gusto nila. Basta't hindi masama at hindi labag sa kalooban ng Diyos. Kasi ipipilit mo yung sayo, but hindi mo i-respect ang taste at interest ng ibang tao. Note, let other people have better choice for themselves. Sa pasimula pa, nang lalangin niya ang tao, ginawa niya itong malaya na pumili ng kanyang nais. Kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Panginoon. Ikaw ang magpapasya kung magiging tapat ka sa kanya o hindi. Naglagay siya sa harapan mo ng tubig at ng apoy. Kunin mo ang iyong magustuhan. Makapipili ka ng alinman sa dalawa, buhay o kamatayan. Ang iyong mapili ang siya mong patutunguhan. Ecclesiastico 14:14-17. Lahat ng tao ay binigyan niya ng karapatang pumili ng gusto niya. But maging maingat sa iyong pagpili. Kasi nga, hindi lahat ng ating nais ay makabubuti sa atin. Madalas, dinadala tayo ng ating kalayaan sa kapahamakan. Tulad na lamang ng pagpasok natin sa mga maling relasyon o sa mga di tamang transaksyon. If you want disappointment to lose its power over you, then become less and less selfish. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Filipos, Kabanata 2, Talata 4-5. Lawakan ang pang-unawa.
Nawa napagpala po kayo ng video ito at kung kayo po ay na-bless, please like, share and subscribe sa ating pong channel at pakiclick na rin po ng ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na videos. Maraming salamat po. God bless us all.